Kita alam sa
Mahalan pada sayo at pangiskuba at pagpulipawan hanggang yung panahon pa sa hanggang. Ang panahon pa ay sa altar ng Diyos ay hindi gawa lang yung mga itiaray ngunit ng ating Panginoon sa Kristo na nangilaan sa kanyang buhay. Kaya po, yung ako biyanes ito at kahit yung isawa ko, hindi na ayaw na simbahan ay pinalanahan ng Diyos yun ang kanyang putsto doon nakalagay ang kanyang mga pangit ang mga paa. Pero po, tingnan natin, kailan sa tinawa natin ay paano natin kumagawa ay unang unang pagkakala natin yung mga pananampalataya para makita natin ang sa aking mga ay higit na makabubuti sa ayon sa uri ng pagpapalaan ng buhay na nais natin kahapon sa daigdig na ito. Kung wala mo na yung baanay, kung wala yung baanay ng ating buhay, nakaakibat na lamang ng ating kaya ito yung mabigat na bahagi. Hindi lamang sapagat hindi naman kayo mga artista, hindi naman kayo mga guro, hindi naman kayo mga pulisya. Pero sa ating pamamaraan ng pag-ibos, pag-alita, magito pa na sa mga kabarbaro na kilala, ay yung maging mahingan ang tayo na kumisa ng mga aking sinasabi ay pagmalik ay ibubulit namin sa mga kapahamakan ang ibang tao. Ganun din ako sa pananampalataya. Kaya nga sinabi ni Jesus yun, kapag inuro nila na ang kalumpa ay kawalang alay, hindi gawa ng nakalagulong ang mga maliit ang tao. Maliligaw na natin ang tao. Dahil na ang dinidinig ng Diyos ay yung dami ng iniaray mo ay ano po yung importansya mo at makarami ang mag-expect at dahil sa marami ang iniaray na nag-expect ka na pagpapalaan mo ng Diyos, itagrata mo yung pagustuhan mo, ay may papala na pag-ibigyon ang kalooban ng Diyos na hindi ko yung kaloob sa iyo. Madinis ang Diyos ka. Madinis ang Diyos ka. At hindi na lang po niya ang alagalitan. Yung tao ng sabi sa kanya. Ngunit, ito ay makarepekto sa kanyang pagkilos ang sa kanyang pagkakarulayan sa kapwa mananampalataya. Kaya kinakulitan din natin ng pag-ingatan napakamamaya yung mga itinapahayag ay hindi nakaalal, hindi nakalita sa turo ng aming Panginoon sa Kristo. Ay ito yung malamang. Hindi lang po sa pagkita ng pananampalataya na makita namin ang pagkakos, ano ba ba yung istorya ng pagkulitas ng Diyos. Ngunit sa pag-araw-araw ng pag-ibig, sa pag-ibig mo ay may malaking awan o may mapanaman yung isyo ng violence. So, ano yung mga pwede mga
Kung ito yung pamagkala na pinamamahit natin, at ginawa na ang pagmamahal sa kapwa, ay di mas paingin na hindi paglalagay ng bayulit o pamamalakan sa pagbibisong ba ng isang sitwasyon na kinabibilangan. Ano yung pangparaan niyo? Sabi na natin yung pag-uusapan. Pag-uusapan hindi sa magulong o mamaraan. Pero kasi mga tao na ang kanilang iniisip na mabibigyan naman ng solusyon ng problema, kapag sila'y magbubuhi, kapag sila'y mananak, may ganun po. May ganun po. Isipan mo si bakit, nakita nila eh. Kasi kung yun sila naman eh. Kasi tayo yung ako ay kumisan yung matahin ng tama pero dahil sa kailangan ng palatay ng Jesus na ang isang sinundo ng Ama kasama ng Espiritu Santo ah, dapat yung aming mga patrinos ay sumasangayon din sa dugo ng aming Panginoon sa Diyos. Sa kaya hindi namin malalaman na yung mismo buhay natin ay isa na mismo halimbawa ng tama. Tawagin po namin yung mga buhay na saksi ng aming pananampalataya. Pero ito, kinakailangan natin ito ng mga tema. Tumutuwag. Sa mga halimbawa pa rin ano, yung paniniwala sa pangahibig. Paniniwala sa pangahibig, hindi siya ang papakulong pa. Kaya sabi ng iba ay wala namang masama na sumunod. Pero kapag mga makikita, may makikita kayong conflict, ay pagdalibawa na lamang na ang dalaman na halimbawa makita po natin na ang problema mo kasi sa pamahin kapag ginawa mo yun pagsipin yun ko yung ginawan natin sa inyo nasa pagsinabi na kapag ginawa mo ito pagkakalakan ka ng Diyos. Ano yung kapalitan mo? Kaya ka pagpapalangin ng Diyos sa pagkat ikaw ay maaari ng Diyos. Ikaw ay pagpapalangin ng Diyos. Yung lamang pati sa kalimparan mo ng mga bagay na pinag-udos ng Diyos. Hindi kung dahil sa kung ano yung sinasabi mo, hindi dahil sa kung ano yung network na nagawa mo, ay hindi ka doon gawa ang pagpapalangin ng Diyos. Yun lamang ay hihingin mo para kapagdang yung pagpapalangin ng Diyos. Iba ka mapamayakan sa isip mo ay kapag ginawa mo ito, pagpapalangin ng Diyos. Katulad lang po sa halimbawa ni Pilipinay ng Jesus. Yung handog sa templo, hindi yung templo na kung saan yung makita yun na pinaniwalaan ng Diyos ang nabibigil ng pagmamahal ka yung kung ano yung hinihandog sa Diyos. So, ano yung magiging itong pagkilos na magiging matuloy sa mukha yung pananampalataya ng isang pananampalataya ng matuloy sa mukha. Hindi sa Espiritu ang Diyos. Pero, tingnan natin na yun sa lahat. Alin ba ito ang nasabi niya ng puro na aming pagkakayon sa Kristo? At alin ang mga bagay dito na wala sa linya sa puro na aming pagkakayon sa Kristo? At dapat ito po ay maging aware pa at pagsalikan
Kahit hindi yan natin, yung aming palatakpalan. Kasi kaya dito ako ng heaven ay apostolic. Na sa pamamagitan ng iyong halimbawa, matuluan ang iyong iba. Siyong mag-isan, hindi namin nabawa sa nagdadalagay ng ibang tao. Sa pagawa ng mga bagay na baka mamaya, ay kung hindi man sumasalwa sa dulo ng Diyos, ay wala sa linyo nito. O, patawagin natin ang linyo. It will work and balance our faith. Araw-araw, pinatagat ng Diyos ang pinili ng ating pananampalataya. At pinili ng ikaw ang ayaw. Doon ang kasi yung mong istat na yun. Pinili ka ba? Pinili ka ba? Sa landas na akala mo ay landas ng pagluha. Pero pala, ang landas sa pagluha ng kapahal. Maging bahagi yung sa mga pagluha. Sa pangalipala, yung scout, ang pinitan ng mga scout, ay makita po natin, ano, take place, pinagdadala yung aming damdamin na magkaroon ng hiligtas. Pinagdadala yung aming damdamin na maghintay ay magkaroon ng hiligtas. Sa pamamaraan, na mas madali sa pag-aaral ng tayo ay tumutulong. Pero yung stop, hindi, para mo na tumulong. Para mo na tumulong. Pero yung pala, kung hindi ka pinagdalawan, pinagdalawan mo rin ang sabihin kasi nakatulong ka na, marami ka ng pera. So, kaya ano ba? Ayaw mo magbabas sa malaking lala. Hindi mo alam. Naiskaw ka na. At ikaw ay nahuli ng ganyang pag-ibig. Kasi bakit ay pamantayan. Kasi nakita mo naman ang mag-ibig. Kasi pag-ibig sa mga namin. Ang kapag makita mo natin yung nagdas ng
kapuri-puri lang po kung paano yun ang kailangan. Tanggap niya ba ng Panginoon ito pangalan sa iyong mga kamay sa kapuling niya ang karangalan sa aming kapangyapan at sa buong sambayanan niya ng Gawin niyo ito sa pagkakataon sa amin.
ang mistery ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay mamalik sa wakas ng panahon. Ama, nagawa na rin ngayon ang pag-alala sa pag-amalik ng pag-amalik ng nang. Kanyaya lang sa loob na kayo ng pag-ibigay buhay at ang kamis ng pag-amalik ng pag-ibasa. Kami ng papasalamat at alin na pag-amalik ngayon sa pag-amalik ng pag-ibigay. Iis na sa amin namin ang magsasabi-sabi sa pag-amalik ng Kristo. Ay pagkulad sa pagkakaisa sa pamamigan ng Espiritu Santo. Ama, ingatin mo yung singkahan namin sa pagkakaisa sa pagkakaisa ng sa pag-ibig kaysa ng mga promises na pinag-ibigura at ang tanaman pa rin. Alalahan mo yung mga kapatid namin na yung gali na may pag-asa sa iyo ng pagkukuhay ay hindi na lahat ng mga mga kawal mo sila at pagkulad sa iyo ng mga pagkakawal ng kapatid ng lahat na mga sabi sa kaysa na mga pastor na lahat ng matangalan mo ay dito sa pinagin ng kalugod-pulis. May pag-iunawaan niya ng pag-pulis sa kalaman mo. So, mag-iunawaan mo na ang aming pag-iunawaan. Jesus Christ. Sa pagpapitan ni Cristo, kasama mo sa kanyang ang kanyang pag-pulis sa iyo, ikaw sa lahat ng pag-aliyan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawa na. Amen, amen, amen. Upang tayo ay huwag maging katulad ng mga pariseo na Thank you.
sapagkat mapalad na ba ang inaanyayan ng isang piliin ng hotel? Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Espiritu Santo,